Hey guys! Welcome back sa Minute Movie Recaps PH. Ngayon, pag-uusapan natin ang horror at drama movie na The Bad Seed. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga tropa natin na sina Dane Carlos Asuman, Gilbert Abuel, Hisoka Crollo, Gerson Visaya, Kevin Piamonte, Kuya Bert Vlogs, Michael Sugpatan, Myth, Obito Need Sleep, Rajiro Maliguro, at kay Renz Kenji Manongsong. Back to the video. Warning, spoilers ahead. Sa simula ng palabas, makikita natin ang isang siyam na taong gulang na babae na si Emma Grossman na pinapanood ang isang pusa na nalulunod mula sa bintana niya. Sinarado niya ang blinds at pinagpatuloy niya ang morning routine niya at hindi siya nagpakita ng awa para sa pusa. Kasama ni Emma sa bahay ang tatay niyang biyudo na si David Grossman. Si Emma ay isang eksilenteng estudyante at mabait na bata. Gayunpaman, tila wala siyang emosyon tulad ng mga ibang tao. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Emma kay David ang ambisyon niyang manalo ng Citizenship Award sa eskwelahan niya. Habang nag-uusap sila, dumating ang tita ni Emma na si Angela at sinabihan niya si David tungkol sa bagong yaya na nahanap niya para kay Emma. Lumalabas na nagkaroon ng aksidente ang dating yaya ni Emma kaya wala na ito. Habang nag-uusap sina Angela at David, binanggit ni Emma ang patay na pusa sa may fountain. Inalis ni David ang patay na pusa pero mukhang walang nararamdaman si Emma sa pagkamatay nito. Sa paaralan, isang wasp ang tumakot sa mga estudyante habang nag-aaral sila. Habang lumalayo ang iba dahil sa takot, matapang na hinuli ni Emma ang wasp at pinalaya niya ito sa labas ng bintana. Habang nangyayari yon, kapanayam naman ni David ang isang yaya na si Chloe. Nagustuhan niya ang portfolio ni Chloe kaya kinuha niya ito at mukhang interesado naman si Chloe kay David. Sa paaralan, naglalaro ang kaklase ni Emma na si Katie nung nabangga nito si Emma na tinulungan naman siya tumayo. Nakita naman ng guru nila kung ano ang nangyari. Mukhang nagiging maawain si Emma para manalo siya ng Citizenship Award. Kinagabihan, nag-ensayo naman si Emma ngumiti sa harap ng salamin. Ang susunod na araw ay ang araw ng pagbibigay ng mga awards. Binihisan ni David si Emma at hinatid niya ito sa paaralan. Nakaupo na lahat ng mga estudyante at magulang nung sinabi ng guro na si Milo ang nanalo ng Citizenship Award. Dahil dito, lungkot na lungkot si Emma. Nung kinausap ni David si Emma tungkol sa pagkapanalo ni Milo, sinabi ni Emma na siya ang karapat dapat na manalo ng award at ininsulto niya naman si Milo. Nagsorry naman agad si Emma nung tinignan siya ng tatay niya. Maya-maya, nung walang nanonood, dinala ni Emma si Milo sa malapit na bangin. Nung sinabi ni Milo na bumalik na sila, lumakad si Emma papunta kay Milo at dumilim ang screen. Maya-maya, nung tinanong ng mga magulang ni Milo si Emma kung nakita niya ba si Milo, nagsinungaling si Emma at sinabi niya na hindi pa niya nakikita si Milo simula ng bonfire. Tapos, biglang dumating ang dalawang batang babae at humingi sila ng tulong. Tumakbo ang lahat ng mga magulang at nakita nila na nahulog sa bangin si Milo at nalunod ito. Sinubukan ng tatay ni Milo na bigyan siya ng CPR pero patay na si Milo. Kinabukasan nung nag-aalmusal sila, tinanong ni David si Emma kung ano ang nararamdaman niya pero lubos niyang binaliwala ang pagkamatay ng kaklase niya kahapon. Maya-maya, dumating na ang bagong yaya na si Chloe. Wala si David sa bahay nung gabing iyon. Nakita naman ni Emma na ninakaw ni Chloe ang mga gamot ng tatay niya. Habang nanonood sila ng movie, kinumpronta ni Emma si Chloe tungkol sa mga gamot. Pinangako niya na hindi siya magsusumbong kay David kapag ginawa ni Chloe ang lahat ng gusto niya. Tapos, inutusan ni Emma si Chloe na bilhan siya ng ice cream. Minura ni Chloe si Emma pero sumunod naman siya sa mga utos nito. Sa sumunod na araw, nakaburol na si Milo. Matapos ang seremonya, lahat ng tao ay umiiyak bukod kay Emma. Kinausap naman ni David ang mga magulang ni Milo at nalaman niya na nawawala ang medal. Inisip na lang nila na lumubog ito sa ilalim ng dagat. Sa oras na yon, nagsimula ding umiyak si Emma. Tila nagpapanggap siyang nalulungkot sa harap ng magulang ni Milo. Sa bahay ni David, nag-aalala siya sa pag-uugali ng kanyang anak. Nung tinupi ni David ang labahin ni Emma, makikita natin na nasa ilalim ng kama ni Emma ang medal ni Milo. Tapos, tinignan ni David ang mga litrato ng award day at nakita niya ang litrato na nakatingin si Emma kay Milo. Nagsuspetsa siya na may kinalaman si Emma sa pagkamatay ni Milo.
Maya-maya, binisita ng guro ni Emma na si Mrs. Ellis at ng isang pulis si David para pag-usapan ng pagkamatay ni Milo. Sinabi ni Mrs. Ellis na may nakakita daw na magkasama si Milo at Emma sa may bangin bago ang kamatayan ni Milo. Narinig sila ni Emma na nag-uusap at pinekay niya na nahulog siya sa isang vase para mapigilan ang pag-uusap ng mga matatanda. Nung nakita nila na nasaktan si Emma, umalis na sina Mrs. Ellis at ang police officer. Habang pinapagaling ni David ang sugat ni Emma, tinanong niya ito kung kasama ba niya si Milo sa taas ng bangin pero dininay naman ito ni Emma. Nung sinabi ni David na sabi ni Mrs. Ellis na kasama niya daw si Milo, nagalit si Emma at sinigaw niya na ayaw ni Mrs. Ellis sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Chloe sa side house kung saan nagtatrabaho si David. Tinanong niya si David kung pwede ba siya manigarilyo doon, pero hindi pumayag si David dahil masyadong maraming mabilis masunog na bagay doon. Pagkatapos nun, dinala ni Chloe si Emma sa kalsada para makapag-scooter ito. Habang naglalakad sila, nakita nila ang kotse ni Mrs. Ellis sa harap ng bahay ni Milo at kinakausap niya ang nanay ni Milo. Sinabi ni Chloe na gumagawa sila ng kaso laban kay Emma. Alam niya na may ginawa si Emma kay Milo. Gayunpaman, umakto si Emma nang tila wala siyang alam sa sinasabi ni Chloe. Pag-uwi nila, pinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Chloe na kapag nalaman nila kung ano ang nangyari kay Milo, papopoy nila si Emma sa electric chair. Dahil dito, natakot si Emma pero hindi pa rin siya umamin sa ginawa niya. Maya-maya, nung hinahanap ni Chloe si Emma, mapapansin natin na nawawala na ang wasp nest sa kisame ng outhouse. Tapos, makikita natin si Mrs. Ellis na papaalis na ng bahay ni Milo. Habang nagmamaneho siya, na-distract siya dahil sa isang wasp kaya muntik na siyang maaksidente. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at pinakita sa camera na nandun ang wasp nest sa likod ng upuan niya. Nilagay yun ni Emma doon para subukang patayin ang guro niya. Sa bahay ni Emma, nakita ni Chloe ang medalya ni Milo sa ilalim ng kama ni Emma. Sinampay niya ito sa isang lampara sa may aparador ni David para mahuli na si Emma. Nasa banyo si David nung pumunta si Emma sa kwarto niya at nakita nito ang medalya. Kinuha ito ni Emma at tinago niya ito sa likod niya pero napansin siya ni David. Dinala ni David si Emma sa kwarto niya at kinumpronta niya ang bata tungkol dito. Nagsinungaling si Emma at gumawa siya ng kwento na binigay ni Milo sa kanya ang medalya habang naglalaro sila. Umalis muna si David para alisin ito sa pag-iisip niya nung nakita niya ang isang kotse na naaksidente sa tabi ng kalsada. Tinawagan niya din si Angela at sinabihan niya na hanapan ng therapist si Emma. Tapos, nagkapanaginip si David tungkol kay Emma at Milo. Sa susunod na araw, kinumpronta ni Emma si Chloe tungkol sa paglagay ng medalya sa kwarto ni David at galit na galit siya. Sa oras na yon, bumaba si David at sinabihan niya si Emma na sumama sa kanya. Dinala niya si Emma sa bahay ni Milo para ibalik ang medalya sa nanay ni Milo. Nalilito ang nanay ni Milo pero nagpapasalamat siya na binalik ito ni Emma. Tapos, sinabihan niya sila tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Sinabi niya na namatay daw ito dahil sa mga wasp. Nagulat naman si David. Nagsimulang umiyak si Emma at sinabi niya na si Mrs. Ellis ang paborito niyang guro. Gayunpaman, nung naglalakad na sila pauwi, mukhang nakalimutan na ni Emma ang tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Ellis at pinag-usapan niya ang tungkol sa pag-bake ng cookies kasama si Chloe. Hindi maayos ang palagi ni David sa pag-uugali ni Emma. Maya-maya, habang nagtatrabaho si David sa outhouse, napansin niya na nawawala na ang nest ng mga wasp at sinespetsyahan niya si Emma ang responsable sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Ang susunod na araw ay ang unang beses na makikita ni Emma ang therapist niya na si Dr. March. Nag-usap sila ng matagal ni Emma at nagawa ni Emma na lukuin ng therapist na normal lang siya. Pagkatapos nun, sinabi ng therapist kay David na katulad lang ng mga normal na bata si Emma. Pag-uwi nilang dalawa, nakita ni David na nagpapaaraw si Chloe suot ang sports bra nito at sinabihan niya ito na umakyat kay Emma. Habang nag-uusap si Emma at Chloe, sinabi ni Chloe na tinitignan siya ni David nang may pagnanais kanina. Sinabi din ni Chloe na pwede siyang maging nanay ni Emma. Nagalit si Emma at sinigawan niya si Chloe na layuan ang tatay niya. Kinagabihan, tinanong ni Emma si David kung gusto ba nito si Emma at nalilito naman si David. Binunyag din ni Emma na gusto ni Chloe maging stepmom niya. Gayunpaman, late na para sa isang date si David kaya umalis na agad siya at hindi na siya masyadong nagpaliwanag. Maya-maya, nakarinig ng ingi si Chloe habang nanonood siya ng TV. Tapos, hinanap niya si Emma pero hindi niya ito mahanap. Tinignan niya ang outhouse mula sa bintana at nakakita siya ng anino doon. Lumabas siya para hanapin si Emma pero pagpasok niya sa outhouse, sumarado agad ang pinto nito.
Sinubukan niya itong buksan pero mukhang nilak ito mula sa labas. Sa oras na iyon, may apoy na kumalat sa lapag ng outhouse. Nakita ni Emma si Chloe mula sa bintana at sinubukan niya itong humpasin pero nakain na si Chloe ng apoy at ito ang pumatay sa kanya. Umuwi si David at nakita niya ang mga bumbero at mga paramedic sa bahay niya. Sinabi nila kay David ang tungkol sa pagkamatay ni Chloe. Si Emma naman ay dinala sa bahay ng isang opisyal. Napuntahan na ni David si Emma at niyakap niya ito. Kinagabihan, pumunta si David sa kwarto ni Emma. Umupo siya sa harap ni Emma at tinanong niya si Emma kung sinaktan ba niya si Milo. Sinabi ni David na gagawin niya ang lahat para tulungan si Emma pero kailangan maging tapat si Emma sa kanya. Sa huli, umamin din si Emma na tinulak niya si Milo sa bangin. Gumawa siya ng palusot at sinabi niya na ire-report daw siya ni Milo kapag hindi niya ibabalik ang medalya. Tapos, sinabi ni Emma na hindi niya ito uulitin. At nasindak naman si David. Tapos, tinanong ni David si Emma tungkol kay Mrs. Lavia na dating yaya ni Emma. Sinabi naman ni Emma na tinulak niya ito pababa ng hagdan dahil hinawakan daw ni Mrs. Lavia ang kamay niya. Sinabi niya din na dapat mas nag-ingat si Mrs. Lavia. Mas nagiging agresibo naman si Emma habang nagsasalita siya. Nung tinanong si Emma tungkol kay Chloe, sinagawan nito si David at sinisi niya si Chloe dahil sinusubukan nito maging stepmom niya. Nabalisa si David dahil hindi siya makapaniwala na kayang gawin ni Emma ang mga bagay na ito. Kinabukasan, tinawagan ng town sheriff si David at sinabi nito na gusto niya makita si Emma. Gayunpaman, sinabi ni David na may sakit daw si Emma. Tapos, dinala niya si Emma sa lake house nila kung saan winelcome sila ng kasambahay nila. Maya-maya, tinawagan ulit ng sheriff si David at sinabi nito na may nagsimula ng apoy pero hindi nila alam kung sino ito. Balisa si David dahil alam niyang baka mahuli ang anak niya. Merong baril si David sa bahay niya. Tinignan niya ito at inisip niya kung pwede ba niya ito magamit para masolusyonan ang problema. Kinabukasan, habang natutulog si David, pumasok si Emma sa kwarto niya at tinalikan siya. Sinara niya ang lahat ng bintana at binuksan niya lahat ng lutuan para patayin ang tatay niya. Tapos, pumunta si Emma sa lawa at nanatili siya doon. Sa oras na iyon, nagising si David at naamoy niya na napupuno na ng gas ang bahay niya. Binuksan niya ang lahat ng bintana at pinatay niya ang mga lutuan. Nakita niya si Emma sa may lawa at napagtanto niya na sinubukan nito na patayin siya. Nilapitan niya si Emma at tinanong niya si Emma kung bakit niya ito ginawa. Sinabi naman ni Emma na kapag may nangyari kay David, titira siya sa tita niyang si Angel na totoong mahal siya. Hinawakan niya ang kamay ni Emma at kalmado niya itong hinatid sa loob ng bahay niya. Tapos, makikita natin na dinudurog ni David ang mga medisina niya. Maya-maya, dinalhan niya si Emma ng mainit na tsokolate. Ininom nila ang tsokolate at pinatulog na ni David si Emma. Pagbalik ni David sa kwarto niya, tinawagan niya si Angela at sinabi niya ang lahat ng pagkakamali ni Emma pero hindi siya pinaniwalaan ni Angela. Nagsorry siya kay Angela at sinabi niya na wala na siyang ibang opsyon. Lumalabas na nilagyan ni David ng medisina ang tsokolate ni Emma para ma-overdose ito at wala na siyang mapatay na tao pero hindi ito sinabi ni David kay Angela. Kinagabihan, pumasok si Emma sa kwarto ni David. Pinahawak ni Emma ang baril kay David at tinutok niya ito kay David. Bumaril si Emma pero nagbintis siya kaya napunta ang bala sa unan sa tabi ni David. Nagising si David dahil sa ingay at tinanong niya si Emma kung paano pa siya buhay. Sinabi naman ni Emma na pinagpalit niya ang mga tsokolate. Dahil nakita ni David na papatayin na siya ni Emma, tumayo agad si David para kunin ang baril sa kamay ni Emma. Kinuha naman ni Emma ang phone ni David at tumawag siya ng 911. Tapos, tumakbo si Emma sa banyo habang sinusundan siya ni David na may intensyon na patayin siya. Sinabi ni Emma sa operator ng 911 na sinusubukan siyang patayin ang tatay niya. Sinira ni David ang pinto ng banyo at tinutukan niya ng baril si Emma. Sa oras na yon, dumating ang kasambahay nila na may dalang rifle. Nung babarilin na ni David si Emma, binaril si David ng kasambahay nila. Nanood si Emma habang nahulog sa sahig ang tatay niya at namatay. Dumating din ang mga pulis sa oras na yon. Sa susunod na umaga, dumating si Angela at sinabihan niya si Emma na baka may sakit ang tatay niya. Natapos ang movie habang nakikita natin na niyakap ni Angela si Emma na may ngisi ng isang mamamatay tao. And that's it for the video. Nag-enjoy ba kayo? Anong movies ang gusto niyong talakayan namin sa susunod na video? Let me know your thoughts in the comments below. For more movie content, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na bagong videos. Paalam!